Itong ilustrasyon ito ay inaabrihan na ito at mauna-una na kung wala ang itawag na itong yuta, wala'y mahita po sa usang katanong. Okay? Sa second slide, gini. Kung sa nakita na ito, so, it's all about the source of our energy. Ang source na energy, nag-iikat gini. Ang source sa energy ito na ginigal kini sa turbina. Kung wala ang tubig, dili niya kini mapatuyok ang turbina nga para magkaroon ni tao kuryente. Kasama ninyo ang itong dapit karoon na dipindin kahit na sa mga butang. Hindi itawag na itong power o electricity. Nana, kung wala karoon ang turbina, wala ang tubig kinikan pagpatuyong sa turbina. Kung sa may tabo, dapat ay kuryente karoon na nagpatuyong sa itong electric fan, nagpa-under sa ito ang mga gadgets. It's all nothing. Wala tayong tabo, Ikson, tungkol kay this, the source of energy, the turbine, magkahatag kini kung usap ka way para makadaloy at kuryente sa matag sa natong kapalimalay. That's why ginapahiwatig na itong karoon is the source. Dito na grita ka naka-dependent karoon or naka-rely sa ito ang ginagamit at labadaw. In the next slide, nakita na ito na si Ship Captain. Ang usa ka barko, nakita nato nga kung punok naman ang pasahero, diligid na siya mula ka o mo daon dadan sa katubigan kung wala si kapitan. Ang ibig sa mga sakinan, kung wala yung driver, diligid ka na mo dahil except kung remote control na ka nagsunod. Pero in the normal way sa ito ang kinabuhi, no? Si kapitan mo yung nagatimon para ang atong barko mudagan gayon. Ibig ba? Ang ina-point ng karunisyon is ang barko nagadepende o nagarelay siya kang Mr. Kapitan. So today, ang atong paisipan is giling word lean and depend on Jesus. Amen. Why the word lean and depend? Kung tanawin na ito sa itong dictionary, ang lean means to rely. Doon ka nakasandal. Doon ka nakakuha o kusog. No? Ha ha ha!
Ha ha ha!